Sa iba pang balita, pumirma na ang COMELEC sa isang kasunduan na magpapaginhawa sa mga Pinoy sa pagpaparehistro para sa pagboto. Maaari na kasing magparehistro ang mga Pinoy sa ilang mapiling mall sa bansa. Narito ang ulat ni Karen Garucha. Maaari na magparehistro ang mga kababayan natin sa mga piling mall ng Robinsons para sa eleksyon 2016. Kanina, nagpirmahan na ng kasunduan ang Commission on Elections at Robinsons Land Corporation para sa pagkakaroon ng mga off-site registration and validation. Ibig sabihin, maaari na magparehistro ang mga natitirang unregistered voters sa mga registration booths na itatayo sa mga Robinsons Mall sa bansa, kabilang ang serbisyo para sa validation ng mga biometrics data ng mga botante. If you will divide 17 months on registration, we're talking about 9.6, and you divide it into 17 months, we should average about 500,000. Hindi mo natatarget yun, ibig sabihin mababa. So in order to ensure that we maximize the 9.6, we have to go out now. We cannot wait for them. Nilino ni Commissioner Christian Lim ng COMELEC na tanging ang mga botanteng nakatira lamang sa mga syudad na kinabibilangan ng mga malls ang maaaring magparehistro, partikular na sa Robinsons Forum sa Mandaluyong City, Robinsons Galleria sa Quezon City, Robinsons Place sa Maynila at Robinsons Metro East sa Pasig. Bottom line, no, is that we wanted to reach out to the Negro voters. As you know, based on, you know, we have a big problem of voters who do not have biometrics. Considering that 2016 is a crucial election, so we wanted more participation from the voters this coming. So we want to register them. Also, we want to make it more accessible on the part of the voter to register. That's why we're going out to the malls rather than them going to the office of the election officer. Sa ngayon, 49 million na botante na ang nagparehistro sa mga barangay. Target ng ahensya na makumpleto ang mahigit 9.6 billion voters sa buong bansa hanggang October 15 sa susunod na taon. Dagdag pa ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, bukas ang COMELEC na makipagtulungan sa iba pang mall companies para isagawa ang parehas na serbisyo. Simula sa darating na September 6, magbubukas ang mga registration booths sa mga Robinsons Malls mula alas 10 hanggang alas 5 ng hapon, araw ng Lunes hanggang Biyernes. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng COMELEC kung magpapalit sila ng iba pang teknolohiya bukod sa PICOS machine na gagamitin para sa pagboto sa darating na 2016 elections. Whether we use the same precinct book that we used in 2010 and 2013, which is the Smartmatic, Dominion Smartmatic PICOS, is the issue. Do we use the existing ones that we purchased already in 2012 and we use in 2010 and 2013? Or we go into another technology PICOS pero ibang brand? Ako ang inyong kaibigan, Karen Garucha, para sa Newslight.